yung ating mga estudyante. Okay, type 3 uli sa ating message box. Okay, kung nandito ba, mag-i-start na tayo natin seminar. Yan, okay. Thank you very much sa ating mga nakikinig ng mga students. Okay, so to start our program proper, we will have our short prayer to be led by Sir Israel Kahulogan. Okay. Ama namin Diyos, thank you for this morning. Thank you for allowing us to be with the PNP and help us to listen and learn the importance of avoiding prohibited drugs. And may you help us to learn and understand. Bless each every one of us, our speaker this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, so since nag-morning assembly na tayo kanina at nag-flag ceremony na tayo, so tuloy-tuloy na tayo. Okay, so good morning sa ating mga estudyante ng Angeles City Senior High School. Okay, so to start our seminar, we have our welcome remarks coming from our OIC Principal, our Master Teacher here in Angeles City Senior High School, Dr. Avelino Gonzalez Jr. Sir, good morning. Good morning po sa mga teachers po, sa mga estudyante po natin. So, madala lang po yung pagkakataon na ganito, no, na nagkakaroon po tayo ng opportunity na magkaroon po ng seminar about drugs. So alam naman po natin na sa start pa lang po ng administration natin, President Duterte, talagang ano po, yung laban against drugs eh nandiyan na po. Ano. So sa mga student, alam naman po natin na walang magandang may dudulot yung droga sa buhay natin. So hopefully ito pong seminar natin, ma-enlighten po tayo sa talk na ibibigay po sa atin ng ating pagalang-galang na speaker na Police Lieutenant Edgar Abilon po, para po ma-enlighten po ang ating mga estudyante tungkol po sa hindi magandang dulot na may dudulot ng droga sa ating katawan po, sa ating buhay. So sabi nga po, may kasabihan nga po, maraming bisyo, may paninigarilyo, minom ng alak, masama po lahat yan, pero wala na daw po masasama pa sa bisyo kundi yung pagdodroga. Kasi yung droga po talagang sisirain po niya yung katawan natin. Sisirain niya yung utak natin. So maraming nasisiraan ng bait nawawala sa katinoan. Maraming buhay po nasisira, maraming pamilya nasisira dahil sa drugs. Ayun po, fellow teachers at sa ano po natin, sa ating po mga estudyante, seryosohin po natin itong seminar natin, makinig po tayo sa ating kagalang-galang na resource speaker. Ayun po, maraming po salamat. Thank you very much po, Doc Avel. So, tama ang sinabi ni Doc Avel, okay? So, marami nang sinira ang droga na buhay. Mapamayaman, mapamahirap, addiction, wala siyang pinipili. Okay, so pahalagahan natin ang seminar natin ngayon. And gaya nga na sabi ni Doc Avel, so without further ado, I will introduce our honorable speaker this morning. He is Police Lieutenant Edgar Avilon. Good morning, Officer Avilon. Good morning po. Good morning. Morning po. Magandang umaga po. Gusto mo mag-issue ka na lang? Issue? Ako rin ka. What's your fancy? Yung pinakakit eh. Ano ba, Eric? Yes, sir. Pwede na yung salita? Hello. Para sa... Pwede ba yung request na mag-view po siya? Naka-ano na po, naka-open na po yung camera. Hindi po kasi na nakikita sa screen, sir. Okay, okay lang.
Okay po. Doon po, ipin niyo po yung ano po, itapat niyo po yung cursor doon sa mismong video ninyo, tapos ipin niyo po. Choose po yung pin to screen. Pin yun. Pin to screen, nakalagay po. Then click that po. Dahil, ano po po? Paano mag-end? Pa, tapat niyo po yung mouse pointer doon sa camera ni officer. Tapos po, may tatlong option po dyan. Pin to screen, may mic, tapos yung isa. So doon po tayo sa pin to screen. I-click po natin yun. Ito ang nakikita niyo na po siya, sir? Yes po. And naririnig po. Okay. Asan yung presentation po? Sa presentation po, meron po tayong present now. Doon po sa ibaba. If ever po na magpapresent tayo ng PowerPoint. Okay. Yan. Okay, sir. Okay. Nag-ano po siya? Nag-read pa po. Hindi pa po siya naka-present. Hindi na. Ayan, okay na daw po. Okay, sir. Okay. Good morning po, sir. Ilan po ang naka-link sa atin? As of now, we have, ano po, sir, 88 na katao po. 87, combination of teachers and students po of Angeles City Senior High School. Okay. Sa India of our city director and Angeles City Police Office and the station commander of Station 3. I am Police Lieutenant Edgar Avillion, Investigation Officer of Station 3. I would like to greet a good morning to all students and teachers of University High School. Good morning, sir. Sir, naka-live din po pala tayo sa YouTube po. Oh, yes, sir. Okay po. This is my first time to discuss. I-try ko lang po kung magkakaintindihan tayo. Yan lang tayo lupa mo kasi makashare yung screen mo sa yan na lang. Yan na. Yan. Drug awareness. We will discuss po drug awareness. No? Kasi ito po yung appropriate topic for the youth. No? Yung mga estudyante. Ano siya? Actually, this materials is used by PNP and different places that we are conducting briefing or dissemination. This is part of our program also yung DARE, yung anti-drug, ano po sa iyo. Ang layunin ay malaman kung ano ang mga illegal na droga. Matuloy ang masamang epekto nito sa tao. Mabatid ang mga dahilan ng paggamit ng droga. Matukoy ang mga sintomas at sinyales ng gumagamit ng illegal na droga. Malaman ang nararapat gawin upang maiwasan ang paggamit ng illegal na droga. Malaman ang nararapat na gawin sa nakitaan ng sintomas at sinyales sa paggamit ng droga at alamin ang kaparusahan sa paglabag sa batas ng illegal na droga o ito yung tinatawag natin Republic Act number 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. So, ano ang illegal na droga?
mga karaniwang illegal na droga sa Pilipinas ay ito pong methamphetamine hydrochloride, kilala sa pangalan na Shabu, yung tawag na Shabu, ano po? Kung makikita nyo dyan sa sa picture, it is a crystallized substance, packed in a, sa small plastic sachet. Yan po ang nabibenta, binibenta nila sa merkado. Iba't ibang ano po yan, bigat, iba't ibang dami or iba't ibang sizes. For example po, ang isang sachet yan ay nagkakahalaga ng 500. Kung tayo po ay makakahuli ng, let's say, 100 grams, nagkakahalaga po yan ng mga almost 700,000. If we divide that to 500 each, madami po ang addict na makinabang, ano po, mahigit 1,000. Kaya sa operation po ng anti-droga, buong Pilipinas, PDEA, NBI ay kailangan magpatuloy at mahalaga upang ma-prevent ang paglaganap ng droga, ang pag-download niyan sa mga consumer. Yun ang biniprevent po natin. Kaya lately, this month and previous month, maraming mga ahensya na nagpapagtapad ng batas ng droga ay nakahuli ng mga maraming volume of shabu. Also, marijuana. Marijuana is mostly from the north. Ano po, pinadadala po dito yan by bricks. What do you mean bricks? Kinukumpak na po nila yan. Kinukumpak into 1 kilograms every block. Kinablock po nila, kinukompress. At pinapak nila ng hindi mahulata na droga. Another kind of drugs, yung pangmayaman, is ecstasy. Ito po yung mga party drugs na tinatawag po nila. Pangmayaman, mahal po ito. At ito po ay madalas nahuli sa mga socialite people sa kanilang mga social gathering. We will emphasize what is shabu. Ito po, methamphetamine hydrochloride or mas kilala sa tawag na shabu. Kung makita niyo po dyan, para siyang tawas. O, ang tawag nito sa kanilang sa mga addict, mga pusher, sa kanilang mga slang words, ito ay bato, meth, suyop. Suyop sa Bisaya ay hinihit-hit. Lingo. Nalilingo ka. Badless, butang, at white crystalline substance. Yan po ang shabu. Ang shabu ay maaari din pong liquidize at ituturok. Kung makita nyo dyan sa ating slide, meron pong dyan. Yung pangturok. Ano po? Nakakalasong sangkap ng shabu. Ito po ang mga sangkap ng shabu. Yung ephedrine, classified as dangerous drugs. Pangunahing sangkap ng shabu na nakakasira sa utak. Itong toluene. Ginagamit po ito sa pintura. Ano po? Chemical na ginagamit sa pagpinta o pandikit. Etcetera, yung parang pang mix sa glue. Acetone, yung palinis po ng popo. Drain cleaner, liquid soap. Hydrochloride acid, yung muriatic acid. At lithium batteries. If you could imagine this sangkap ng shabu, ay puro lason po. Puro lason, ano po? Nagtataka ako kung bakit nabuo nila yung shabu mula dito sa mga laso na ito. Kung inumin natin yung ano ng baterya, yung drainer at saka yung acetone sigurado, masusunod yung ating lalamunan.
Pero kung kino-combine po nila yan, ginawang shabu, aba sabi nila, masarap daw hititin. Pero in the long term, the effect is nasisiraan na sila, masisira ang kanilang memory, ang kanilang utak. Later on, makikita natin yung comparison doon sa mga addict na gumagamit ng shabu or illegal drugs at saka yung utak na malinis na walang bisyo. Karaniwang paraan ng paggamit ng shabu, ayan po, pagsinghot o paghit-hit at pagtusok sa parte ng katawan gamit ang eringilya. Pwede po siyang i-liquidize tapos i-inject sa katawan. Karamihan po, madalas na paraan nila para ma-hit-hit yung shabu. Yan, yung binaburn nila po. Mayroong burner, meron silang fuel. So, usually, kapag ang isang tao bumili ng shabu ng isang sachet na halagang 500, hindi lang po siya ang gagamit niya. Sigurado, meron siyang kasama. Yun, tatawagin natin, magkakaroon sila ng purchasion. Merong tagahawak dun sa shabu, may taga-burn, may taga-sip-sip ng burning shabu, yung usok. Ganun, tapos pinaikot-ikot nila yon. So, sa 500 pesos na halaga na one sa shake of shabu, hindi lang isa katao ang makikinabang. Let's say, average of 3 person. So, kung ibalik natin yung nasa ano ko kanina, sa 100 grams, kung makaka-provide ka ng almost 700,000, mag-multiply po ng multiply ang mga maa-addict. So, napakabilis po. Parang virus din ng kanilang pagdami. Kaya hindi na ito na buong bansa, even in all over the world, meron pong droga. Ano po? Lipat tayo po sa ibang uri droga na pinagbabawal ay ang marijuana. Ang marijuana or sa marijuana o cannabis. Ang tawag nila dito sa mga addict ay magpat. Ipapat session kasi mostly marijuana, pinagpapasa-pasa yan. Damo, grass, weed, dope, MJ, shots. Chonky, Mary Jane, Janja, B, Sinimulya, at saka BG. Kung makita niyo po, ayan yung marijuana, ang sariwang marijuana na nasa kanyang puno, ayan, buhay na buhay. Ganyan po ang itsura ng marijuana sa plantation. Ano po? Bilangin niyo po, ang daon po niya, kadalasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapos may mga parang lagari, ano po, yan, nakabukad-kad siya. Yan po ang marijuana. Pag dinadry na po yan, magkakaiba-ibang klase, magkakaibang itsura na po yan. Pag minsan, dinadry na parang tabako. Pag minsan naman, yung iba, inaano nila, ini-extract nila, no? Kino-compress nila, ini-extract nila yung juice, yung kanyang laman atas. Dahil yun ay mas malakas ang tama. At yun ay ginagamit nila sa mga sa mga opium at saka yung sa mga pag-sisindi parang tinatawag nating cigar ano. Doon nila po ay ano yun. I-blend. Ano po? Karaniwang paraan ng paggamit ng marijuana, ayan po. Simpleng paghit-hit lamang. Meron ding iniinom. Noong panahon po kasi, ang marijuana na hindi pa na sumikat na isang gamit ng addict, ay parang ano yan, parang gamot. Ano po, gamot sa sakit ng tiyan, gano'n. Pero nagiging,
nagiging illegal drugs. Pag pagnguya, ginunguya po din, no? Nakita niyo, ginunguya nila. Siguro yung nagmamama, yung mga taga-Highlander. Ano po? Next is ecstasy or methylenedol methamphetamine, MDMA or ecstasy, party drugs or rape drugs. Ayan, rape drugs, napakasagwa po, ano? Rape drugs, ibig sabihin, pag gumamit ka nito, gumamit nito ang isang user, kakaroon ng stimulation sa kanyang sexual muscle at saka utak. Kaya hindi nakagawa sila ng arumaldumal na remen. Ang tawag niya ni Adam, Bean, Candy, Dancing Shoes. Dancing Shoes kasi nasa party, nagsasayaw sila. Disco biscuits, egg rolls, happy peel, and molly at iba pa. Ayan sir, nakita niyo, magminsan na liquidize siya, hinahalo sa mga drinks, capsulize and tablet. Ayan, minsan naka-ano rin, naka-powderize. Yung direct ano yan, direct nilang singutin through, tinatawag nilang tutor or parang tubes. Karaniwang paraan ng paggamit ng X kasi pag nilunok mas mabilis, yung pagturok mas mabilis ang epekto dahil diretso sa dugo na mamulay kay sa ating ugat. Ano po? Yung sa paglunok, it takes a little more bit time para matunaw yan at bago mag-effect. So, nakita niyo po, laging kasama sa ecstasy ay party. So, yan, ay nagiging party. Kaya ang tatawag yan ay party drugs. Ano po, makikita niyo dyan, ito ay nakuha na ng picture ng isa sa mga gumagamit sa kanila. Ano po, kadami. Makikita niyo, kadami ng droga. Habang sila ay nagsasaya. Mga epekto ng paggamit ng illegal na droga. Ayan po, nakita niyo na. Utak ng taong lulong sa illegal na droga. Meron pong ano, may marumi po. Ano po, mapapansin niyo, kalawang ang utak. Kaya yung adik po, iba na ang pag-iisip. Wala na siyang matinong pag-iisip, hindi na normal na ano ang pag-iisip niya dahil dahan-dahan nang nasisira ang utak niya to the use of shabu, yung epekto ng shabu na toxic at lason. Ayan ako. Yan ang utak ng isang adik. Next, sa CT scan po, makikita nyo ang utak ng tao. Utak ng normal na tao ay marami pang maputi. Yung ating utak dyan, marami pang mapuputi. Utak ng adik, puti na lang yung mapuputi. So, konti na lang yung normal dyan. Yung mga cells dyan, bawas na po. Dito sa normal, fresh ang dating at sagana. Sagana ang utak. Dito sa utak ng addict, ay it look like drain na, no? Mauubos na. Yung hindi na malusok ang kanyang hugis. Sa isang tao na gumagamit ng shabu, makikita po ninyo, halimbawa, in 10 years, so 10 years po siyang gumagamit ng shabu, can you imagine
how much she will spend money for 10 years using shabu. If he is sniffing shabu every day, worth 500 times three, times 1 year, times 10 years. Ang laking pera, ano po? Ang laking pera na nilustay niya sa shabu. No? Wala man siyang ano niyan. Wala man malamang siguradong magandang trabaho ang taong yan. Ganyan din ang ano, ang pagkaroon ng devaluation ng kanyang youthfulness, ano? Parang maganda, magandang konti, medyo maganda, maganda, aros, nagmukhang ibang tao na, nagmukhang demonyo na, mukhang agad na, ano? Tumalim ang kanilang mga cheekbone. Hello, sir? Hello? Wala nang pala. Hello po. Hello, sir. Hello, sir. Nandito po kayo, sir. Everybody are listening? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, please sound off. Okay, please sound off. Did I deliver my lecture very well, or do you understand? Hello, Christmas. Okay, students. So, nandito po ba kayo? Please type 1 sa ating message box. Okay. Okay, I will continue. Okay. Nandito pa sila, sir. At the end, we will entertain some questions and ano po, mag-ano tayo? Yes, sir. Meron po tayong open forum po sa ating ano po mamaya. Oh, ito. Kilala mo ba siya? Sila. Sino siya? Si G. Romano, sir. Child doctor. Child doctor? Ano po? Anong nangyari? Siya po ay na-victima rin ng power ng droga. Nasira ang kanyang career. Wala na yung mga fans. Ano? Ito pa. Artista rin. Nako, hindi na mukhang artista, mukhang demonyo na. Nako. Ayan, comparison lang po yan, no? Age na 45, age 53. Malaking difference yan. Kasi ang droga, dinadry niya ang tao, dinadry ang utak, dinadry niya lahat. Kasi pag nagtumitira ang isang shabu user, lagi siyang nanunuyo ng nanumunan. Inom siya ng inom ng tubig. No? Inom siya ng inom ng tubig. Ganun din po. Hanggat sa ano, pag nagkaroon na siya doon sa ano, mabot na siya doon sa kanyang limit, doon pa lang siya makakatulog. Matutulog yan ng mahaba-habang oras. Pero pag gising yan, hahanap na naman siya. Age 54 na shabu user. Napakapangit na po, hindi na po siya ano. Hindi na po siya mukhang tao, ano po. Mukhang kinain na siya ng virus. Yan po ang epekto na gumagamit ng shabu. Ito naman si Ate, makikita niyo po. Ilang taon ba to? 48 to 52. Sa apat na taon, nasira sa kanyang mga ano katawan, yung kanyang cells, ano po, nag-iba ang kanyang anyo. So hagad na hagad siya, nawala na siya ng ngipin. Kasi isa din po sa mga ano yan, dahilan, nawala ng ngipin, ay kinakain din yan po ng asin ng shabu. Ayan po, oh, kawawa. So, ngipin ng tao na lulong sa illegal na droga. Ayan po, dahil hindi na sila na ano, no? Nagkaiba-iba na yung ngipin na, oh. Nagkakasungki-sungki na sila yung ngipin nila. Dahil yung kanilang muscle, kinakain ng asin. Ano po, asin.
Kaya yan ang epekto. Lalo na yung shabu at saka yung marijuana. Napaka ano, mga estudyante, if you can see that, gusto nyo bang maging ganyan? No? Kapangit. Kapangit. Kung bata pa kayo, halimbawa, 30 years old, 35, ganyan ang inyong ngipin, hindi na kanais-nais, ano po, pangit tingnan. Alam naman natin, lahat tayo ay gustong gumanda. No? Pero, kung manatili tayo sa ano, sa normal na, normal life, huwag tayong tumikim, huwag tayong mag-involve sa illegal na droga. Yan po talaga ay parang virus ngayon na kumakalat. Ano po? Ayan, itong sakit sa balat na isang adik. Grabe, oh. Ibig sabihin na nakakapangilabot. Parang kinakain ng anay o uod yung kanilang balat. Ano po? Masakit. Tapos epekto sa buntis na gumagamit ng marijuana. Ayan po, ha? Huwag kayong magmariwana, mga estudyante, lalo na yung mga bata. Kasi baka darating ang panahon, kayo ay mabubuntis o mabubuntis na at magagamit kayo nito, kawawa ang magiging anak ninyo. Iba ang kanyang bugis. Ano po? Ngayon, dumako ko tayo sa baga ng isang adik sa marijuana. Na, can you imagine baga ng normal na tao at saka baga ng adik? Yung baga ng adik ay parang binabikyu na. So, ibig sabihin, binababikyu na yan ng asid. Kontra dito sa baga ng normal na tao, napakalinis. Ano po? Napakalinis. Ang paghinga niyan ay maganda. Sigurado niyan, good breath yan. Yung adik ay bad breath. Sa itsura pa lang, tingnan nyo. Parang mukhang pulutok na. Ito, comparison po ng mga natin. Shabu, marijuana, ecstasy. Ayan. Meron tayong diagrams yan. Ito, itong makikita ninyo. Anong tinatamaan dito? Yung kanilang utap. Ang kanilang mata. Ang epekto nila dito, magkaroon ng insomnia. Yun nga po, kasi pag loaded ka ng shabu, hindi ka makakatulog hanggat hindi mo makuha yung maximum load. Aggressive behavior, paranoia. Pagka matagal na ka gumamit ng shabu, nag-ano ka na, magkakaroon ka ng hallucination, parang natatakot ka na, meron ka nang kinatatakutan, ang isip mo, meron kang kalaban na nasa paligid. Ibig sabihin na inumulto mo ang sarili mong pagkatao. Yan po ang ano yan, ibig sabihin. Sa marijuana naman po, ganun din. Magkakaroon ng ano yung utak, magmaba ang kanyang sharpness, tapos magkaroon ka ng anxiety, at iba ang mata, mapungay, dry throat, ang kanyang magkakaroon din na epekto yan sa baga, no? Magkaroon ng increase of heartbeat. Kung may depression ang tao, gumamit ng marijuana, maaaring siya ay ma-attacke. Dahil stimulant po ang marijuana. Stimulant din. Ay, downers ang marijuana. Downers ang marijuana. Pero, malakas ang epekto. Sa ecstasy, stimulant yan. Na-stimulate lahat ng kumbaga, erogenous zones. Yung mga party ng katawan na may kilipi, pagkaganahin niya.
Ayan ang epekto ng drogang ecstasy. Hello, everybody. Yes, sir. We are still here. Okay. Are you enjoying my discussion here? Yes, sir. Very informative po. Maraming salamat po. Okay. Dato sa illegal na droga. Magmula po tayo, mag-usap po tayo noong 1972. Merong 20,000 ang gumagamit ng illegal na droga sa bansa. Ano po? Yun, no? Sa mostly sa Manila. Marijuana ang pangunahing illegal na droga na ginagamit noon. Kasi mura lang yan. Ang sabunuan ay pang mayaman, ang marijuana ay pang ordinary lang. Halos noon, pag high school ka, pag hindi ka nakatikim ng marijuana, halos siguro 50% of the student then, before, no? 80s, ay nagkaroon ng tinatawag natin curiosity sa paggamit ng droga or marijuana. If you could recall, noong panahon na yon, maraming mga nalalaglag sa building. Ano po? Naglalakad na parang kumakaway sa hangin or sa cloud. Hindi nila alam dalhin ang ano, hindi pa nila abisado ang tama ng marijuana. Ganun po ang tama ng marijuana. Sa first time ka, parang pag naglakad ka, hindi mo malaman kung nakaapak ka ba sa flooring o hindi. Kaya lakad ka lang lakad, hindi mo alam, kulay na pala, sana laglag. So, nung unang panahon, nung mga 80s pa, may mga insidente na mga nalalaglag sa building dahil sa epekto ng marijuana. Noong 1999, umaabot na sa 1.8 million ang taong regular na gumagamit. 1.6 million katao ang paminsan-minsan na gumagamit at 1.2 million katao ang addict. So, punti ang madalas. Pero marami kasi ang gumagamit din. Maraming nag-e-explore, maraming nag-curiosity sa droga. So, tandaan po natin, mga estudyante, ang lahat ng illegal na to, ang pinagmula ng droga ay mula sa inyong kaibigan. Mula sa inyong barkada. Hindi mo naman magagawa yan na mag-isa kung walang nagturo sa'yo. Or walang nag-anyaya na gumamit o walang nag-induce to use, to explore your curiosity about drugs. 2016, 4 million tao ang gumamit ng droga sa buong Pilipinas. Yan ay estimated ng DDB. Ano po? Kita nyo, mostly sa kulungan, ang nakakulong ay mga addicts. Sila ang most populated sa mga penology natin, penology institution, ang mga drug addict sila po at mga drug pusher. Noong 2019, nasa 1.65 million ang addict. Andito na si President Duterte, na magmula nung siya ay umupo, dineclare talaga niya yung drug war. So magmula nung siya ay naging presidente, marami pong malansad ng mga drug cartel, drug syndicate, no? O minsan, kung nabalitaan ninyo, no, minsan dumaan pa mismo sa custom, sa pier, ang mga tunin-tunin ladang droga
Ngunit yan ay nasabat. Nasabat po yun, no? Nasabat ng Pidea at sa yung mga kustom dyan. So, ang laking, ano, ang laking bagay. Kung hindi si Presidente, ano, hindi nag-president ito si Duterte, baka malala ang droga sa ating bansa. Ano po? Then, mula nung siya ay nag-presidente, maraming nang laban. Maraming nang laban na adik. Yung mga matitigas na mga tigasi na pusher noon, totoo po yan, diboril sila. Tapos yung ibang tao, takot magsalita. Yung mga tinatawag natin na informant, takot magsalita, takot magsabi sa mga kapulisan dahil namamaril sila. Pero nung kapanahon na ng ano, presidente, nagbigay siya ng marching order, war against drug, yun, lahat ng mga siga na drug addict o drug pusher ay nadali kasi ng laban. So, totoo po yan. Pag ikaw ay nagiging pusher, magmula ka sa runner, naging pusher ka, magiging drug lord ka, sigurado magkaroon ka ng baril. Dahil ang droga ay laglagan po yan. Nilalaglag nila ang kapwa nila adik o kapwa pusher. Pag nahuli namin, magsasalita na yan. Kahit nang doon sa kanilang cellphone, makikita na namin kung sino mga katransaksyon. Yun din ang ginagamit namin sa pagpaluwag pa. Papaluwagin natin ang aming operation against drugs. Kaya, as of now, we are proud to say na talagang malaki. Malaki ang pinagbago, reduction ng source of illegal drugs sa Pilipinas. Mga dahilan ng paggamit ng illegal na droga. Ayun ba yun? Impluensya ng kaibigan. Ayan ha, sinabi ko kanina. Hindi nag-uumpisa ang paggamit ng droga ay mula sa inyong kaibigan. Mula sa inyong barkada. Sa mga kamag-anak, i-impluensyahan ka. Out of your curiosity, mga bata pa, mga estudyante, you try. Okay? And then, some are problema sa pamilya. No, na-stress sila. They go to divert themselves into use of drugs. Akala nila, ayun ay makatulong. Pero that is wrong. Very, very wrong. Ano? Lalo lang nilang dinagdagan ang stress ng kanilang buhay. Kung ganun ang kanilang magiging attitude. Ano po? Miyembro ng pamilya nang gumagamit ng illegal na droga. Okay? Mga nakikita sa social media. Ano po? Open na po kasi yung ano, pati bata na permiso na nakakapag-access ng mga ganun sa mga balita nakikita ng mga bata, nagiging curious din sila. So pag laki-laki niyan, baka sabihin niya na, ano nga kaya lata ng shabu? Bakit ginagamit ito ng mga adik? Ano? Kakulangan sa atensyon at tamang gabay ng magulang. Number one po yan. Totoo po yan. Umiikot po kami sa aming sasakupan dito. Yung mga nanay, sa dami ng, pag minsan marami silang anak, hindi nila ma-atensyonan talagang maigi. Lalo na pagka ang asawa ay nasa below poverty line. Ano po? Mahirap ang buhay. O mahirap silang ibantayan. Ano po? Kasi, for example, sa mga slum area, dyan sa mga
sample na lang po dyan sa may Howville na illegal settlers, ano po, maraming mga bata. Yung kanilang tirahan ay hindi naka-organize. Wala po silang sanitary facilities. So yung mga bata dyan, parang marumi, you know? Nasa daan lang. Tapos yung magulang, hindi mo alam, pag minsan nagbibenta pa ng shabu. Hindi, nagsusugal. Yan po ang problema natin. Kaya magiging yung bata, parang ma-adapt sa kanyang buhay na pwedeng mamuhay sa illegal na droga. Meron po kaming nahuli dyan na edad nila, mga 60 na, babae pa, nakikipagbinta ng shabu. Ang kanyang dahilan ay pangtawid gutom lang yung kanyang porsyento doon sa ano, sa shabu. O ganyan po, dahil din sa kahirapan kumakapit sa patalim yung ibang kababayan natin. Ano po? Na hindi nila alam na it is immoral, ito ay nakakasira ng kanilang reputasyon, integridad at kalusugan. Ano po? Simptomas at senyales ng gumagamit ng illegal na droga. Pagkakaroon ng mga kakaibang marka o sugat sa parte ng katawan. Yan po, may mga taong sensitive sa illegal drugs. Yan, makikita ninyo. Yan yung mga sample na epekto sa paggamit ng droga. Yung iba naman, walang ganyan. Pero sa kakatagal niyang paggamit, na iiba naman ang kanyang pag-iisip, no? Mag-iba po ang kanyang pag-iisip. Gugulo, ganun. Iba na, iba ang kanyang pag-ugali. Pagtatakip ng mga baraso, dahil ano yan, may ano sa balat, pinapakpan nila. Nagsasalamin kahit maluwanag ang buwan para hindi mahuli yung kanilang mata, yung indikasyon. Kasi yung mga mapupungay o mapupula na mata, yan ang indication o indicator ng isang taong gumagamit ng illegal na droga. Ito po. Madalas na pagsuot ng sunglass kahit hindi kinakailangan. Okay. Pagbabago sa oras ng pagtulog. Correct. Nagbabago ang kanilang ano, nagbabago ang body clock nila. Ano po? Kasi matutulog lang po ito kapag na sagad na po sila sa puyat or sagad na po sila sa droga. Matutulog yan na wala sa oras. Kaya kung ganyan ang character ng isang addict o isang tao, hindi siya makakapagtrabaho kasi meron siyang sariling ano eh, meron siyang sariling kilos sa katamaran sa kanyang katawan. So anong magiging epekto nito sa ating komunidad? Sila ay ano, pabigat. Pabigat ano po? Pag gumising yan, kumakain, magre-reklamo pa. Kung ano-ano pa ang sasabihin, wala naman silang trabaho, wala naman silang contribution sa kanilang pamilya. Kahit man lang sa food expenses, ano po. Yan ang epekto ng gulo sa buhay. Kaya, ang gobyerno ay patuloy magtatrabaho para sugpuin ang droga. Ngunit, hindi po ito trabaho lamang ng gobyerno. Bilang kayo, ngayon, mga estudyante na nakikinig, sana nakinig kayo dyan, kayo ay dapat matuto at matutong umiwas at matutong malaman kung ano ba ang masamang epekto ng droga.
wag po tayo dyan. Wag tayong sumubok sa gawain yan. Dahil walang kapupuntahan po talaga yan kung hindi pagkawasak ng inyong pagkatao, pamilya. Ano po? Do you hear me, students? Papa? Yes, sir. We are still here. Yes, sir. Opo, sir. Isang sabay na palakpakan man lang dyan. Hello! Okay, everyone. Can you give me a round of applause? Para kay... we can assure that everybody nakaka-gets man lang kahit pa paano. Ano po? Importante po ito. Yes, yes. Yes, important topic. Ano po? Okay. Ito pa. Pagbabago ng asal mula sa normal na pag-uugali, nagbabago po siya. Ayan. Pagka meron po kayong kamag-anak na ganyan, nagbago ang asal, meron siyang problema. Malamang nag-droga yan. Ano po? Tandaan natin. Pagiging sangkot sa mga gawaing kriminal. Ayan na. Kasi pagka estudyante ka, limitado lang ang iyong pera. Baon. Baon ka lang. Pang merienda, pang masahe. Ngayon, kung yun ay ginagamit ninyo sa pagbili ng droga at kayo nasanay na magsama-sama, magtumira ng droga, ala, doon na mag-umpisang magnakaw. Doon na umpisang magnakaw yung mga gumagamit ng droga. Nararapat gawin upang maiwasan ang paggamit ng illegal na droga. Gagawin natin po ito, yon, mga prevention na ano, aspect. Pagdarasal. Okay. Kapag ang tao ay mataas ang kanyang wisdom or values, siya ay ligtas at malakas ang kanyang panglaban against the evil menace of illegal drugs. Ano po? Madali lang po naman. Nung unang panahon, tayo inaakay-akay ng ating mga lola, nadalhin sa simbahan tuwing Linggo. Yun po, ganun. Nung panahon, merong nag-house to house ng mga katekista or charismatic na mag-angaral ng pangalan ay pananalita ng Panginoon. Ngunit ngayon, ang naglalakad na yon sa mga bahay-bahay ay mga pusher. Banding sa pamilya, family banding. Okay. Nagbabanding po tayo para hindi maliligaw yung member ng ating pamilya. Ano po? Diyan kasi nakakapag-isip tayo ng maganda, nagsama-sama tayo, makapag-isip tayo ng pangarap, nandyan mararamdaman ng isang teenager or ano na meron siyang pamilyang nagmamahal, maganda ang kanyang pamilya, malamang malalayo sa tukso ng demonyong droga. Kilalanin ng mga kaibigan at nakakasalamuha ng inyong anak. Correct po yan. Minsan, mga teachers or nanay, magsasabi ang kanilang mga estudyante na meron silang group study. Ano po? Group study, angilis lang sila, hindi makaka-uwi. Doon po, magsa-start yung hindi lang group study dyan, mag-start na dyan yung mag-iinom. After that, gradually, baka mag-droga. Ano po? So, may mga groupings naman na maganda rin ang layunin. Katulad ng sa kabilang picture na yan, naghanap sila ng mataniman. Ahoy! Yung iba, nagdasal at
nag-exercise, no? And dito, iwan ko, ano pang ginagawa niyo dito, ano po? Mahalaga lamang na kayong mga magulang, teachers, watch your children. Ipatupad po natin yung protocol sa bahay ninyo na ang classes schedule ay nasa inyong rep. Nakikita natin kung anong oras sila dapat umuwi. Ano po? Kung hindi man sila umuwi sa oras na yon, ay sila ay kakatukin natin. Iti-text natin, nasan ka na? Nasan ka na? Oh, ay makakasisi ay pumupunta sa barkada. O oh, malamang hindi pa uwi eh. Pumunta muna sa mga barkada eh. O oh, ay baka yung mga barkada niya ay mga adik. Paminsan po, masama pa dyan. Nasama ka ng isang kaibigan. Doon sa kanyang kaibigan. Pagdating doon, nagiinuman. Ayun pala yung mga basagulero. Nagkaroon ng gulo. Nagkasaksakan. Baka ikaw ay nasaksak. O oh, maraming ano po, incidenting ganyan na nangyayari. So, nadamay. Nadamay ka sa isang kaibigan. Kaya, kilalanin ang inyong kaibigan. At huwag ibigay na full-time ninyo sa mga kaibigan. Maganda ang makikipagkaibigan sa mabuting paraan, sa mabuting gawain. Ano? Student, do you hear me? Sound up, student. Yes, sir. Yes, sir. Shout out. Nasa ano sila, sir? Nasa message box yung kanilang mga reply, sir. Ah, very good, very good. Thank you, thank you. Alamin at ibahagi sa inyong anak ang masamang epekto ng paggamit ng illegal na droga. So, sir, mga nanay, natin kalimutan lagi natin bigyan ng reminders ang ating anak, lalo na high school. Yung mga high school na yan, nadaan ng pin eh. Maraming ganyan, maraming curiosity dyan sa high school. Kung ako'y high school, ang nagiging pagkasak ko lang sa curiosity ay parang umiibig. Hindi naman umiibig. Parang matawag yun. Happy love. Sumali sa mga extracurricular activities tulad ng sports, sayaw, at gawain ng komunidad. Ayan po. Yan ang magiging ano, magiging healthy ang ating community kapag ang mga kabataan ay ganito ang ginagawa nila. Ano po? Sports. Mga gawain pangbayan. Yan, dito sa sports, baka mag-excel pa sila, baka magiging atleta pa, baka maging singer. Ano po? Ano kasi eh, kayong mga bata, meron kayong kanya-kanyang talent. Subukan nyo lang i-develop yan. Baka dating ang panahon, yan ay inyong pakinabangan. Ano po? Sample na lang, si Pacquiao, nung siya ay nag-umpisa na boxing, eh, hindi mo naman siya makita ng potential na magiging big-time boxing hero siya, di ba? Siya na, ano, parang, ano pala yan, pero nag-develop. So, kayo mga estudyante, try to find yourself your talent, no? Develop your talent. Ano po? Meron tayong talent. Hindi sila nakakalabas. Hindi sila nakakalabas. Hindi sila nakakalabas. Dalo, online. Nakapag na gawin sa nakitaan ng sintomas, sinyales sa paggamit ng illegal na droga. Kausaping mabuti ang inyong anak. Ano po? Inman-tuman natin ang inyong mga anak. Mga magulang, teacher. Kayo naman mga teenager, pagka kayo ay may problema,
baka kayo'y umibig, ay sabihin niyo sa nanay ninyo muna. Kasi wala kayong karapatan na ano, mag-asawa, wala pa kayong trabaho, hindi pa kasi tapos sa pag-aaral. Isipin natin, mga estudyante, planuhin natin ang ating buhay. Tapusin ang pag-aaral sa kolehiyo para magkaroon ka ng magandang trabaho at magandang trabaho para magkaroon ka ng kakayanan na magpamilya. Hindi tayo maging pabigat. Ano po? Kasi kung ano na lang yung pamilya natin at hindi natin i-improve yan, ang bansa natin ay lalong lulugmok pa rin. Hindi tayo unlad. So, ayong mga estudyante, magplano kayo na kailangan kong mag-aral, kailangan kong matapos ang pag-aaral para maging pulis ako. So, parang ganun. Maganda na lang po, ano, maganda na ang pulis ngayon. Mataas daw ang sahod. So, I invite nyo, 80 kayo dyan, pwede kayo mag-pulis. One bucks. Are you agree with me, students? Yes, sir. Yes, sir. Kumusta ka sa isang profesional kapag hindi na kayang resolbahin ang isang problema? Ano po? Kumusulta po kayo kaagad, lalo na kung meron kayong anak na medyo arrogante na, kung hindi na sila sumusunod sa inyo, mga magulang, teacher, ay ang school, eh, merong school guidance. Ano po? Kusapin ang guidance, kusapin ang in front of the parents. Ano po? Suriin natin. Kasi sa maigi ang bata, ang estudyante, kung anong problema niya. Para sa ganun, maagapan po natin. Ayun naman, mga bata, kung kayo ay nagkaroon ng iniisip nyo na problema o mayroon kayong pag-aalinlangan, kung ano man yan, huwag, ano, huwag niyong sarilinin, no? Kasi baka mamaya, maano kayo, masungkit kayo ni Damonios, mapunta kayo dyan sa, ano, sa mga bisyo. Through your friends. Ganun din, no? Makipag-ugnayan sa autoridad kung ang sitwasyon ay hindi na po kontrolado. O yan. Sa ano po, yung tinatawag naming campaign against illegal drugs, meron po tayong tinatawag na tukhang. Ano po? Kung ang ano, ang isang person involved in drugs or na problema sa droga ay pwede pa natin gadukin. Ano po? Ibig sabihin noon, pwedeng sabihan ng isang pulis kasama ang barangay na ikaw ay ang pangalan mo ay na ano, dumutang sa mga ganito. Na ikaw ay involved sa sa droga at ikaw ay nasa listahan ng barangay. Para siya ma-warningan. Kung hindi siya nagbabago, despite na na-warningan natin siya, dahil na may nakita tayo ng ano, ang simptomas sa kanya na gumagamit ng droga, ay subject for operation. I-operate po natin, huliin po siya, ikukulong, no? Or otherwise, pwede siyang sumurender at ipaghanap natin siya ng mapupuntahang rehabilitation center. Ano po? Yun yung mga stages na pwede natin tulungan. Hindi naman laging lahat na ano, sa batas ng droga kasi, yung I-9165, hindi naman laging enforcement dyan eh. May kaakibat din dyan ng mga programa. Kaya may mga pinatatayong testing center, accredited testing center, at saka rehabilitation center. Ano po? Yan ang layunin ng batas, hindi lang yung enforcement. So, huwag mag-atubili kung kayo'y na-droga. Minsan po kasi yung mga ano sa True Barkada, napunta doon sa ano, na biglang tinamaan ng droga, walang kaya experience, na ano, nalango, nasiraan siya sa bait. So, pansamantala lang yun, pero ma-recall nyo yun.
ay dapat siya ay matulungan. Ano po? Actually, yung ano kasi, yung kulungan, hindi naman yan nakakatulong sa mga ganun. Kaya lang, ginagamit natin yung kulungan dahil sa mga negosyante ng droga at mga ano, mga sugapan ng droga. Hindi na sila pwedeng matutulungan dito sa programa. Sila ay dapat lang sa kulungan. Kung matigas pa rin ang kanilang budhi at patuloy pa rin sila kahit lumabas, nag-involve pa rin, ay tatlo lang ang pagpipilian po nila. Maaaring sa kulungan, sa ospital, at simenteryo. Yan po ang ano, yung problema. Paano ba ang proseso ng rehabilitation program? Ito po. Meron tayong tinatawag na ano ngayon sa BADAC, ano po, yung community-based rehabilitation program outreach po ito. Ano po? Kaano natin ka kasangga natin yung ano yung BADAC, ang barangay ay mag-appropriate ng isang parang rehabilitation center. Good for 30 days lang po ito. Iti-threat yung surrendery. Yung gustong magbago na nakilalang addict. Doon, bibigyan sila ng mga services ng psychological assistant. Ganun po. Para maano sila. Para matauhan. Baka maibalik sila sa normal. Otherwise, kung talagang hard ano siya, user, papasok siya dun sa malalaking rehabilitation. Ano po, yung mga 6 months to 18 months. Yan po ang regular na ano ng mga rehabilitation. Pero sa ano natin ngayon, sa programa namin ngayon sa Tukhang, meron kami at saka sa BADAC, merong tinatawag na community-based rehabilitation program. Sa barangay lamang yan. Yung mga nakalista doon na sumurrender ay bibigyan sila ng pangaral. Parang sa ganun, mapukaw ang kanilang pagkatao. Baka sakali na sila ay titigil na. Hindi naman sila makulong. Ano ba? Saan ba patungo ang mga adik? Ayan po. Mga kaparusahan ng paglabag sa batas ng illegal na droga o Republic Act 9165. Ayan. Nasa husgado po tayo. Ano po? Pagtutulak at pagbebenta ng illegal na droga, mataas na kaparusahan, habang buhay, life sentence po, ang pagkakulong, at may multa na 500 1,000 hanggang 10 million. Yan po ang penalty ng isang drug pusher. Oh, can you imagine that? Saan ka kukuha ng pangmulta? Can you imagine that? Makulong ka ng habang buhay, paano buhay mo? Diba? Bakit tumikim ka pa dyan sa droga na yan? Oh. Kaya ginaganyan ng ano, batas natin. Ganyan ang kaparusahan dahil para mapigil talaga yung tao na mag-involve sa droga dahil nga ito ay nakakasira. No? Nakakasira ng pagkatao, isang katauhan, ng komunidad, ng pamilya. Mag, ano, mag-multiply po ang kasiraan nito. No, yung sa Section 11, may hawak o dala ng illegal na droga. Yun po yung mga usually kasi ang nahuli natin, yung nagpo-push, yung nagtutulak at saka may dalang droga. Mostly yung mga nakabili may dalang droga. Pero yung mga drug pusher, meron din yan possession kasi may mga extra load yan sa bulsa. Dahil hindi man lang magbibinta ng isang sachet yan. Nagbibinta yan ng bulto-bulto.
sa isang araw, marami silang mabibintahan. Ano po? Pansamantala po, yan ang aming ma-share sa inyo na lecture tungkol sa drug awareness. Sana yung mga nakalink sa atin na mga estudyante ay nagkaroon ng awareness ngayon. Thank you po sa nag-organize ng school, sir. Can we have a short open forum po for this moment po, sir? Sige po. May question po yung mga bata. Okay, sa ating mga students, may question po ba sila? Ako na, sir, mauuna, sir. Meron pong isang tanong po. The current age po in the Philippines at which children can be held criminally liable po is 15 years old. Tama po ba, sir? Yes, sir. Pero yan, hindi pa siya makukulong. Ano pa siya? Dadalhin sa DSWD. Pero pwede siyang i-charge. Uh-huh. Ang fully charged na talaga, dun sa edad na 18. Sa 18 makukulong po, sir. Makukulong na po siya roon. Okay po. Kasi po, ang mga senior high school students po ay naglalaro sa edad na 15 to 18 years old. If ever na mahulihan, ang isang senior high school students, so possible po kung 18 years old na sila, tama po ba? They can be incarcerated? Correct, sir. Correct. Okay. Yun lang, yung 18 years old, ano lang siya, mapupunta siya sa DSWD, pero pagdating sa panahon ng kanyang wastong edad, doon siya mapuprosecute. Ano po? Kaya lang, pansamantala, nauhuli siya, mag-take cognizance sa kanyang pagkatao ay ang DSW muna. Dahil siya nga ay considered as minor or bata. Okay po. May isa pa pong question, sir, sa message box. Sa papaanong paraan daw po, nakatutulong ang pagpasok ng isang addict sa rehabilitation center? Yung mostly po kasi sa ano sa mga addict na rehab ay voluntary po sila, no? Ngunit siguro mga 30% of them are forced na talaga ng kanilang magulang na ipasok sa rehab. Nagpatulong sa amin, kukunin namin sa bahay dahil sila ay arrogante na, ano po. Kahit magulang, hindi na nila nirespeto. So, ina-assist po namin yan, kinukuha namin sila, itatransport namin sila doon sa rehabilitation kung saan siya naka-assign na iparehab. At doon, i-drug test siya, malamang positive, maiwan na po siya doon. Yes. Sir, another question po. Any advice daw po, ano po ang pinakamadaling paraan pwede baguhin ng isang addict ang kanyang buhay o para mabago ng addict ang kanyang buhay? Nasa tao po kasi yan. Kasi yung addict, sinadya niyang mag-addict eh. Ano na, ilan natin sa mga istorya na ano, yung na-influensyahan siya, ngunit na-enjoy niya, hindi niya alam na ano na pala siya. Kumbaga sa virus, infected na siya. Ngayon, nakukulong na siya sa ano, na hindi na siya makaka-recover or hindi na siya makakapag-ano ng kanyang disposition. Importante lang po, ma-isolate siya sa rehab or sa kulungan, sigurado makapag-isip siya. Dahil doon, ma-stop ang intake ng kanyang ng droga. So, malilinis, ma-cleansing yung kanyang katawan.
At dahil sa medyo pressure siya doon, makakapag-isip siya kung bakit niya or makapag-sisi. Ano po? Sa rehab naman po, maraming namang services doon, no? Psychologically services at saka yung spiritual services, maraming po. At athletic. Number one po doon, yung athletic para yung katawan nila ay laging mapapawisan. Lumalabas yung mga toxic na naipon na acid mula sa droga. Lalabas po yan lahat, lagi. Kaya everyday, obligado po sila mag-revely. Ano po? Isa sa mga, ano yun, isa sa mga paraan ng rehabilitation. And then, yan, meron silang assessment sa psychiatrist. Meron din silang tagapag-aral na iba-ibang grupo din na papasok doon. At meron din, ano, minomonitor din ang kanilang attitude. Parang nasa kulungan. Ganun po yun. Okay. Sir, ang dami po mga tanong dito sa atin ng mga estudyante, no? Marami silang gustong malaman, sir. Ano daw po ba ang maipapayo ninyo sa mga taong gustong tumigil sa pagda-drugs pero nahihirapan daw po na itigil? Correct po yan. Nahihirapan sila kasi nga parang ano na sila eh. Addicted ka na eh. Hirap siya. So the best, magpa-rehab siya. Para ma-isolate nga siya. Hindi na siya magagalaw o hindi na siya malilink pa. Wala nang mag-feed sa kanya ng droga kahit gustuin niya. Ano? Masa mahirap po yun. Yung tinatawag niya lang withdrawal. Mahirap. Mahirapan po siya. Kung siya lang na ano, hindi siya magtungo sa mga rehabilitation, kung siya lang, mahirapan siya. Salamat po, sir. Sir, totoo po ba daw na hindi na maaalis sa katawan ng isang taong pagiging addict? Maalis naman po yan pagka huminto tayo, mawawala na yan. Maliban lang po dun sa na-damage na talaga. Yes po. Mahirap na po i-cure yun. Danny, both yon, no? Both. Even sa katawan natin maaalis and sa pag-iisip ng ibang tao, maaalis din yan na addict tayo. Okay, yes, sir. Okay, sir. Okay, okay. Pagka kasi nakita ka ng ano, pagbabago, marami naman kami, ano, kahit na yung mga nakakulong, ano? Paglabas nila, nagiging yung iba, nagiging pastor. No, nag-join sila sa mga, ano, mga religious group. Para itayo nila na sila ay hindi na katulad ng dati. Yan po ang ginagawa ng iba. Pero marami pa po ang, ano, paglabas, tira na naman. Yun. Yun ang magandang tira. Opo. Sir, may gusto pong magtanong kung kamusta daw po ba ang rate ng mga gumagamit ng droga sa panahon ngayon as of this year? Mas tumaas daw po ba ang rate o mas bumaba po? Ano po? Bumaba na po. Bumaba na ang droga. Sa magmula na pong nanungkulan si Presidente, ang dami na dismantle na paggawaan ng Cebu. Maraming nasa sabat, ano po, maraming na identified na grupo. Yan, malaking ano po yun. Bultuhan yun, tons of drugs, wala na yan. Pero meron pa rin mga patingi-tingi. Meron pa rin. Pero halos kontrolado na po ng ano yan, ng enforcement. Lagi na pong nahuhuli. Dahil na rin sa inalawak natin yung ano, kaalaman, pati yung barangay. Ina-empower namin yung barangay, sa kanilang barangay mismo. Dahil nga dito sa programa namin sa PNP ng anti-drug campaign, yung tukhang at saka yung double barrel, sa barangay, lumakas ang loob. Inalakas namin ang loob nila. Sila na mismo ang nanguhuli ng mga drug addict at drug pusher. Kaya nababawasan na po.
Maraming salamat, sir. Sir, bakit daw po sa ibang bansa ay legal ang paggamit ng droga? Siguro po yung kagaya ng marijuana. Bakit daw po sa Pilipinas siguro nahihirapan na gawin illegal, legal ito, illegalize? To the person who are questioning that, huwag na natin ano yun yun. Huwag na natin payagan na maging legal yan dito. Or, hindi tayo pabor na mag-legal dito ang marijuana o droga. O ano pa mang klaseng droga. No? Kahit na sabihin nila na herbal yan, ano yan eh, nasa listahan na po kasi yan ng UN na convention na yan ay talagang categorized as illegal drugs. Opo. Any question? Sir, pagka doon po sa mga tinalakay niyo po na symptoms kanina, pagka daw po ba nakitaan ng isang tao ng mga symptoms na yon, masasabi na po ba kagad natin na nagda-drug siya? We can conclude that po? Conform me, sir. Kasi pag minsan kasi yung tao, yeah, yes, correct. Kung ang tao sometimes stress, na-involve sa droga, pagka may symptoms talaga, yung katulad na lang ng mga character niya na nagbago, positive po yun. Positive yun na kailangan ipa-drug test. Parang sa ganun, malaman kung siya ay gumagamit o hindi. Pag yan ay nag-resist at ayaw niya mag-drug test, that's an indication na ano siya, may tinatago. That maybe, he is also involved talaga sa droga. Yun po. Thank you po. And may nagtatanong din po, no, I guess nasagot na po ito kanina kung how many years pwede makulong. I guess it's lifetime, no, sir? Lifetime po, yung mga pusher. Habang buhay na po, Miss David, okay? Kaya lang, ngayon, kasi noon, ang batas na yan, pinagbabawan niya yung feeding, yung para mabawasan ng yung kanyang parusa. Bawal yan. Hindi yan inano dun sa batas ng droga. Ngunit may mga mambabatas na nakapansin at mga abogado na yun pala ay labag sa konstitusyon. Kaya ngayon, pinapayagan yung plea bargaining. So, yung plea bargaining, ang nahuli ay mga shrimp na konti-konti lang, hindi umaabot ng 10 grams, pwede siya mag-plea bargaining. Plea bargain siya, admit niya yung kanyang kasalanan sa mababang penalty. So mostly, sila ay magbaba ng violation, ang magiging penalty nila ay aabot na lang sa 8 at 7 buwan. Yan po sa mga nahulihan ng mga konting value ng droga na hindi mabot sa 10 grams. Kapag 10 grams pataas, hindi na po siya makapag-pinibagining at hindi rin siya makapag-piansa. Thank you very much, sir. So, last one question na lang siguro ang interview natin para makapagtanghalian na rin ang lahat. So, tingnan po natin. O, nakamamatay daw po ba, sir, ang drug overdose? Correct. Tingnan mo yung ano. Yung, ang daming namatay sa drug. Yung artista noon na ano ni Claudine. Di ba? Drugs yun, si Yan. Si Michael Jackson. Whitney Houston. Diba? Si Elvis Presley. Yan, mga mayayaman sila. Wala na kasi silang alam na gagawin. Naaabot na nila ang kasugdulan ng kanilang tagumpay. So, kung ano-ano nang pinagagawa nila, ano? Yun, napunta sila sa maling diversion. Kaya tuloy, namatay sila. Sayang yung kanilang kayamanan. Lagi natin tatandaan na lahat ng bagay pag sumobra ay nakamamatay. Okay? So,
allow me to present a certificate, sir. Let me read the citation po. Ay, oo, ang ganda. Ay, salamat po, sir. So, Angeles City Senior High School, the certificate of recognition is hereby given to Police Lieutenant Edgar B. Avillon for being the resource speaker during the National Drug Education Program webinar entitled Kabataan Kontra Droga, held on May 10, 2021 at Angeles City Senior High School. Given this 10th day of May 2021, at Angeles City Senior High School po, and signed po ng aming principal, Sir Larry Jun Lobo. Maraming salamat po, sir, for giving us your precious time para po i-discuss ang napapanahong topic po na ito na kailangan ng mga bata po. Okay. Then, sabi nga po sa isang quote na nabasa natin, drugs can will take you to hell, disguised as heaven. So, meaning to say, akala natin masarap, no? Heaven, pero hindi natin alam na may pupuntahan tayong mas delikado bagay. Okay, so maraming salamat po. Sir, join us po. I-announce ko lang po yung nanalo ngayon na yung... Okay na, sir, na-award na po yung certificate niya ni sir. Bali, isa-send na lang po kay sir yung certificate ng sir Avillon. Bali, ito po ang mga nanalo natin dun po sa ating ginawang poster slogan po. Okay, so for third, ano po, third place ay si Miss Rose Ann Pineda. Nandito ba si Rose Ann? Okay, please, at type number 3. And sa ating second place, si Miss Geraldine Samson. Okay. And our third first place is Mr. John Gomez. Okay, congratulations sa ating mga nanalo. Your artwork will be displayed sa ating FB page. Okay, so makikita nyo doon yung mga nanalo sa seminar. So, kopyahin na lang namin sir yan para may publish din namin sa aming website. Dahil that's part of our program also, yung drug awareness. Thank you very much, sir. I-send din po namin sa inyo yung picture ng mga nanalo po. Na... Okay po. So, to give us our his closing remarks po para sa ating program ngayon, may we call in once again our OIC, Dr. Avelino Gonzalez Jr. Yan po. So, muli po ako nagpapasalamat kay... sir, sa pagbibigay po ng napakadami po karunungan para po sa ating mga kabataan. Walang naman po natin sabi nga po, alam din po ng mga kapulisan po natin, natin tayong mga teachers po, na ang ating kabataan po ang pag-asa ng bayan. So, kailangan, malaking tulong po ito, sir, yung pong ibinahagi yung pong kalaman sa droga para po ma-realize ng ating mga estudyante kung ano po yung negatibong epekto ng droga. So, madalas po kasi ang nangyayari, kapag po may problema, sabi nga po ni Sir kanina, na nagiging takbuhan po ang droga para po makalimutan ng panandalian ng trabaho. Hindi po nila ang problema. Nakakalimutan na ng... Para makalimutan nila yung problema nila dahil marami pong problema yung mga estudyante, meron pong family problem, merong naghiwalay ang asawa, walang trabaho ang magulang, walang makain, kriminal lang magulang, kaya po nagiging sandalan nilang droga para po kumawala sa mga problema. Pero, ito lang po masabi ko sa mga estudyante po natin na hindi po sagot yun. Imbes na maging solution siya, mas nagiging problema pa. Mas nagiging malala pa ang problema. So, imbes na yung parandali ang saya, mas long-term ano yung long-term problem. So, imbes po ang gawin natin, maging matatag po tayo, mga student, sa pagharap ng ating mga problema naman po yan. So sabi nga po ni Sir Karina, manggagaling sa sarili natin kung paano natin naharapin yung problema. So maging ano natin yung edukasyon natin. Mag-aaral po tayong mabuti so, para po in the future maging successful po tayo. Maraming po tayo. Thank you, sir. Thank you very much po. Sir Avillon, galing po mga pictures po ng mga nanalo natin, ipopost po dun sa FB page po ninyo sa Station 3. Yes, sir.
Opo, yeah. Ipopostpone ni Sir Israel Kaohlogan. So, pwede na rin sa amin. Para maano rin namin. May share din namin. Yes, sir. Maraming salamat po. I guess this will be all for our seminar. Sana marami tayong natutunan, okay? So, lagi natin tatandaan na we are always safe if we are clean, okay? So, thank you very much po. And maraming salamat po. Have a great day, everyone. Thank you, sir. I am your host once again, Sir Ronald Cortez. Thank you po. Thank you po. Maraming salamat po. Thank you po. Thank you po. Salamat.